start na, tsaka pa. Ilan lang ito sa mga komento online kay Chelsea dahil kinukutya siya sa kanyang ex. Mahilig maghusga eh, no? Pasok sa standards ng ilang mga Pinoy. Pero bago pa man siya makoronahan sa Pilipinas bilang kauna-unahang Pinay Black American Beauty Queen. Ah, Black American pala siya, kaya pa may team. Pagdating sa mga tinatawag na woman of color o mga babaeng morena, sila yung tinatawag na mga Black Beauty. Pinatunayan na yan ni na Miss Universe 2019, Zozibini Tunzi ng South Africa, Miss Universe 2011, Laila Lopez ng Angola, at Miss Universe 1995, Chelsea Smith ng USA. In the minds of many pageant fans, by the colors or mapitulong ang nabubuo sa utak nila, ang nananalo sa Miss Universe in mga tipo nilang mga mestiza, mga puputi. Hindi pa man uso ang online bashing. Puntirya na ng mga bully si Chelsea nung bata pa siya dahil maitim daw ang kulay ng balat at kulot ang kanyang buhok. Nababash ka na daw. Yes. Noong bata ka pa lang, yes, sa school. I can still remember kung paano ko mababash through harsh words. Naiiyak ako every time sa mom ko. Uwi akong, I wanna play with these kids. Pero syempre dahil sa mga sinasabi nila sa akin, masakit yun. So iiyak ako, uwi ako, umiiyak. Ang takbuhan ni Chelsea tuwing siya'y binubully ang kanyang mga magulang. Maganda ka anak, sabi ko ganun. Then sabi ko sa kanya, pag uuwi ka, ayokong makikipaglaro ka sa labas na uuwi ka ng umiiyak. Kung iiyak ka at magsusubok ka lang sa akin, huwag ka nang lumabas. Si Mami Contessa at Daddy Randy ang naging sandalan niya, kung kaya't ginamit niya ang kanyang ganda para umangat sa iba. 15 years old si Chelsea nang magsimulang maging modelo. Sumasali na rin siya sa mga school pageant noong siya'y high school, hanggang sa siya ay makatuntong sa entablado ng Miss World. Medyo matagal ka na rin at pageants. Yes. 2017? Yes. Ayan. I started to join in Miss World. It was another national pageant. And I was 17 also at that time. So, bata pa lang talaga, it was really have been my passion. But, of course, I was so lucky enough to get to the 15 finalists at that time. Binali ni Chelsea ang paniniwala ng ilan na ang mga tisay lang o ang mga mapuputi ang may puwang sa mundo ng pagandahan. Pagdating sa malaktang mga kandidata, definitely sa Miss Universe Philippines, we do not look at that. What is very important is yung kapanalan ni Chelsea ay may pakita na hindi lang morena, mestiza, or chinita yung mga Pilipina. Bakit munti ka daw mag-quit ng pageant ng Miss Universe Philippines? I almost had to quit, Miss Karina, because of the resources that I had. Medyo limited talaga siya. You have to prepare when it comes to your styling, your glam, and financially. Sa likod ng kanyang tagumpay, ang kanyang mga magulang, sila ang tumayong glam team ni Chelsea o ang mga taga-ayos niya sa backstage. Uyan kami ang Bulacan to Manila, araw-araw yun. Siya tapos, kailangan mag-resign nila sa iyo. Dahil siya naman na mag-dress, ako naman as assist para mag-hairstyle sa kanya, mag-bitbit ang hair niya. Dati, muna ako ng plate mata, talaga ako yung nagkakabit sa kanya. Yung una, talagang mahirap, talagang hindi. Kanya dati, hindi pantay. Tapos, kaila naman, parang hanggang ngayon, natuto na ako. Kaya hindi isinuko ni Chelsea ang pangarap. At ngayon, siya lang naman ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe na gaganapin sa Mexico. Sa kasaysayan ng Miss Universe, angin na ang nanalong Miss Universe na koronahan na woman of color. Right? Yes. So ano ba ang sinasabi nitong mga bashers na itong, ano ba ang sinasagot mo sa kanila? Sinasagot mo ba? No, I don't really look at the bash or the comments, the negative comments. Kasi I know why they had to come up to a really negative point. Maybe they are coming something, so much hate within themselves. Pero ako, I focus on the positive ones. Yung mga taong nakapaligid sa akin with those people who would tell me, you know, who I am, kung sino yung mas nakakakita na mas maganda sa akin, sila lang yung pinapaniwalaan ko. Tinulungan din siya ng lokal na pamahalaan ng Bulacan sa kanyang mga pangangailangan. Para rin mairaos ang mga damit ni Chelsea sa kompetisyon, nag-effort ang kanyang designer na si Manny Halasan para humiram ng mga damit sa iba pang mga designers. So, naghanap talaga kami ng pwede mga mag-support. Post pa nga ako ng One Bulacan for the Universe.
And ang aim ko doon is i-gather lahat ng talent sa Malacanang, the makeup artists, designers. Kasi ang sinabi ko, eto na yung time para pakita ko anong talent ang meron ng Bulacan. Sa wakas, nakuha na ni Chelsea ang koronang inaasam. Ready na siya to conquer the universe. Paspasan na ang pagte-training. Sobrang stiff ng competition.